I guess being a perfectionist is good sometimes, but you need to consider as well yung condition mo, especially now na may anxiety ka, kasi it manifests sa body mo. So, nagiging physical symptoms siya na yun yung nagpapahirap sa atin kasi tension headache is not normal or it's not a good symptoms actually kasi nakakapagod talaga siya. Hi, Fear Warriors! Hi! Kamusta kayo? Sorry for not updating this channel. It's been a month na since yung last na upload ko ng Anxiety Series Cure. Anxiety Cure Series. Okay, I'm here now just to discuss being a perfectionist. I don't know about you, pero sa akin, I think more of being a perfectionist yung nagiging isang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng tension headache. Kasi I was able to change my thinking habit. Like before, I used to think negative or react in a situation negatively. Pero ngayon kasi I was able to manage that. But why do I still feel the tension headache? Yun yung question na up until now is nare-research ko or I'm trying to find ways kung paano ko siya ma-overcome or totally mawala na siya sa sistema ko. But, I think being a perfectionist is you tend to overdo a lot of things. Like for example, ako, I don't like a messy room. Kaya pagka na rin maguli yung room ko, at the back, I mean, subconsciously, talagang, alam yun yung kahit na ayaw ko siya isipin, naiisip ko siya. So, parang ako, yung mind ko, masyadong busy siya sa pag-iisip kung kailan ko siya lilinisin. So, ang tendency, nagiging procrastination na siya kasi parang I need some motivation or inspiration to clean my room. Isang example yun. And yung pangalawa is yung nasistress ako with cooking. So, for me, dahil nasa bagong diet ako, I'm into keto diet. So, basically, I need to make my own meal para hindi ko para maiwasan ko kumbaga yung pagbili ng mga food outside kasi makaka-affect siya sa diet ko. Which is nagiging stressful siya for me kasi I need to cook every day, single day, and inisip ko yung ingredients. And ang problema kasi sa akin is more on anong tawag natin? Masyado akong detailed in such a way na kailangan sundin ko yung instruction ni YouTube kung anong sinasabi doon, dapat sundin ko. Parang wala na akong sense of parang practicality na nagiging stressful na siya sa akin. So, if I were you, kung isa kayo sa mga perfectionist na may anxiety, I think we need to loosen up a bit. Sinasabi ganun sa sarili ko kasi isa din ako doon. Which is, ang maganda nun kasi na-acknowledge, kumbaga, dapat i-acknowledge mo na may something bothering or something wrong with you kasi yung bagay na hindi naman dapat natin iniisip kasi sa iba, kunwari, simple lang, hindi naman nila dapat dibdibin yung pagluluto pero sa akin, dinidibdib ko. Yan yung bagay na at the end of the day, na-realize ko rin today actually na masyado pala ako mahigpit. One more thing, pag may kailangan kang gawin, if it will not take so much time from you, gawin mo na siya, like, kunwari, pag-reply sa message, i-reply mo na siya kaysa yung naka-pile up. Kasi, if you notice, kahit yung mga simpleng bagay na yon, iniisip pa rin natin siya. Nagiging cause din siya ng mga piled up thoughts. Yun nga yung dapat iwasan, diba? Yung mag-isip ka na mag-isip. Yung mga bagay na nagbabother sa'yo. So, if kaya mo siyang i-get rid of it immediately, gawin mo siya. Kailangan mo lang time si brain mo to think that over and over again. Kasi ang nangyayari, hanggat nandun siya sa utak mo, hindi siya nawawala. Iisipin siya at iisipin. So, yun yung isang tip to lessen yung thinking. And,
I guess being a perfectionist is good sometimes, but you need to consider as well yung condition mo, especially now na may anxiety ka. Kasi it manifests sa body mo. So, nagiging physical symptoms siya na yun yung nagpapahirap sa atin. Kasi tension headache is not normal or it's not a good symptoms actually, kasi nakakapagod talaga siya. Lagi masakit ulo mo, mabigat ulo mo, naninikip yung, hindi mo alam kung ano nang nararamdaman mo, parang I can't explain it, but I know sa mga nakakaranas ng anxiety, I know you know how does it feel, pero guys, it's a matter of mind battle. And pag-aari natin tong brain na to. I know we don't know what is the reason why we're suffering from this, but I know God has a better plans for us. For example, for me, I've realized na being a perfectionist is not something that I need to dwell on it, like kailangan kong dibdibin yung mga bagay-bagay. So parang tinuturuan lang din tayo ni God na kumbaga dapat marunong tayong kumalma, pakalmahin yung sarili natin. At it's a good thing na dapat alam mo kung paano mo pakalmahin yung sarili mo, kasi it's just you who can help you, and of course prayer kay God. So just pray, warriors, and I know you'll be a warrior soon, and I want to welcome you to my club, Fear Warrior. Please follow my Facebook page, Fear Warrior. And if you're new to this channel, please do subscribe, kasi I'm planning to share more about how I'm going through with this journey. And thank you so much for watching. And if you like this video, please do like. And if you want to share something about what's happening with you or your condition, you can just message me in Facebook or you can just comment down below. Thank you so much for watching. Bye-bye.